Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang video ng pananakit sa mga banyaga sa loob umano ng sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga ang inilabas ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Bago yan, sinabi ng PAOK na may nasawi ng isa sa mga hinahanap nilang biktima unoro ng torture. Pero kanina, may isang nasagip ang mga nagbabantay sa compound na isang lalaking sugatan at nakaposas pa sa frame ng kama. Nakatutok si Salima Refran. Oy, sino yan? Sino yan? Oy! Ano yan? Stop. Nagulat ang mga nagbabantay na PNP Special Action Force sa labas ng sinalakay na illegal umanong Pogo Hub sa Porac, Pampanga, Huwebes sa madaling araw. Isang lalaking may bitbit ng bed frame ng isang double deck ang nagpapasaklolo sa kanila. Ay, nakaposas yan? Nakaposas ang lalaki sa mismong bed frame. May black eyes sa kaliwang mata at may malalaking pasa sa braso at likod. Sari-sari rin ang mga gasgas at sugat niya sa katawan. Bakas din sa kanyang damit ang natuyong dugo. Nagpupumiglas po siya according dito para pumakataka siya kasi inaiwan po siya doon sa loob. So nagpupumigla siya para makakawala. Nakaposas po siya doon sa bed frame at may mga pasa po siya at humingi po ng tulong yan. Ayon sa CIDG, isa siyang Chinese national na isang kidnap victim at biktima rin ng torture. Kahapon, 7 Pinay na biktima ng illegal detention at isang babaeng Chinese na kidnap victim rin ang nasagip. Nakababahala rin ang mga nakuhang video ng PAOK na kuha umano sa loob ng Lucky South 99 compound. Isang dayuhan ang paulit-ulit na hinampas ng bakal na retractable baton sa ulo at katawan. Isang babaeng sinakluban ang muka at hinahawakan pa ng isang lalaki ang paulit-ulit ring hinahampas sa kanyang mga binti. Nangangamba ang mga otoridad na baka meron pang ibang mga biktima sa loob ng compound. Yung mga boss, dala-dala yung mga susi, pinagkakandado nila yung mga rooms, yung mga kwarto, yung mga building. So yung iba na naiwan sa loob, naiwan talaga at hindi sila makalabas. At ang kinatatakot namin, baka meron pang ibang nasa loob na gustong lumabas. Hindi pa napapasok ng PNP ang compound ng Lucky South 99 dahil binawi ng hukom ng Malolos RTC Branch 14 ang kanilang search warrant. Hindi pa malinaw ang dahilan, pero mag-a-apply daw ng panibagong search warrant ang PNP CIDG. Hindi pa po napasok in the absence of the search warrant po. The PAOK made sure na magiging legal po yung pagpasok po nila sa establishment because of what happened recently nga, may nakatakas na naman na tortured. Obviously ma'am, tortured ito kasi ang dami niyang pasa sa buong katawan, sugatan po siya, duguan po siya, makita nyo, ang dami po niyang pasa sa katawan. So that led us to again decide to apply for another warrant. Iniimbestigahan na rin ang umano'y koneksyon ng Lucky South 99 sa Zunyo One Technology, ang sinalakay na umano'y scam hub sa Bambantarlac noong Marso. Yung mga incorporators po nitong Lucky South 99 ay konektado po doon sa Pogo, Zunyo One Technology na nag-ooperate po doon sa Baofu compound sa Bambantarlac. May mga na-recover po doon ng mga evidence po na mga pwedeng magsabi na itong mga incorporators po ng Lucky South ay kasama po doon sa illegal activities po doon sa Baofu compound. How come itong scam farm po na ito ay nagtutuloy-tuloy pa pong ng operation in the absence po of the license to operate. Ito rin ang dahilan ng pag-deny ng PAGCOR sa aplikasyon ng Lucky South 99 para sa internet gaming license. Iniimbestigahan ngayon kung paano patuloy na nakapag-operate ang Pogo Hub kahit walang lisensya. Administratively relieved na sa kanyang pwesto ang hepe ng Porac Police para magbigay daan sa investigasyon. Kasama na rin sa mga tinitignan ang mismong LGU ng Porac. Since may mga ganitong Pogo and sa experience namin, may mga krimen na nangyayari sa loob ng Pogohan. Ano? So dapat nalalaman kaagad nila. Pag may nangyaring torture at nakatakas yung biktima, dapat alam nila kaagad yun. O, bakit tumakas yan? Ano ba meron sa loob? Diba? So dapat alam ng local government. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng Lucky South 99 at ang LGU ng Porac. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.